For Filipino and other products from Asia, as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. BBM Sara Movement nagrally sa Richmond. Matapos ang November 20 motorcade sa Richmond for Philippine presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos and his running mate Sara Duterte Carpio, nag-schedule ang mga supporters nito ng isang gala na gaganapin sa Burnaby sa December 17. Ang formal attire event is being organized by BBM Sara Worldwide Movement in Canada. Ito ay gagawin sa Royal Palace Hall at ang tickets ay $75 each, which includes dinner. Sinabi ni Hannah Abelliar sa Rayford Media Group na mga 300 cars ang nag-participate sa caravan nito. Sinabi rin ni Abelliar na head na director of the BBM Sara Worldwide Movement Canada na mga 1,000 people ang umattend ng event na nagsimula sa Richmond City Yard and ended up at the South Arm Community Park. Narito ang coverage ng PNC Balitang Vancouver sa rally ng BBM Sara Movement. This is Hannah Abelliar from the Solid Bangon Bansang Maharlika, Solid Bongbong Marcos Worldwide Movement Canada. Ano masasabi mo sa mga sinasabi ni Presidente laban kay BBM? Honestly, we are not affected. Our group are not affected by any propaganda. Any thoughts coming from the president? What we are holding right now is the voice of the people that BBM is number one among all the surveys, among all the street surveys. So yun yung pinaghahawakan namin. Whatever President Duterte's thoughts, sa kanya yun. Pananaw niya yon, and whatever his strategy, irerespeto po namin yon. But for me, for us group, the Solid Bangon Bansang Maharlika, Solid Bongbong Marcos Worldwide, nagkakaisa po kami to support BBM and Sara. He's from Pinoy Velo Racing, Rob Cordero. Yay! May also Rob Cordero. Yan. Mga kabayan, okay yan. Okay. I'll make it short. Okay. Ladies and gentlemen, wow, I can't believe this. Dahil hindi ako makapaniwala sa sobrang daming sumusuporta kay Bongbong Marcos. Tanggal na ako ng maskara. Hirap magsalita eh. Okay. Grabe, bakit natin sinusuporta si Bongbong Marcos? And Sara Duterte! Grabe, hindi ako makapaniwala sa sobrang gandang nangyari na naging tandem sila at kailangan talaga masuportahan ang tamang magli-lead sa Pilipinas. Ngayon, lahat ba kayo nanonood sa live at sa vlog ni Bongbong Marcos? Okay. Kung kayo pinapanood niyan, paano siya magsalita? Ang galing, mahal magsalita. Ngayon, sa platforma niya, positive lahat.
napaka-importante niyan. Itong eleksyon na to, ang sasabihin ko sa inyo, mahahati ang tao. Dahil, hindi niyo masasabi, hindi kayo makapagsalta kagad, baka mamaya, dilawan ang kausap niyo. Ilan ang dito ang nagkaroon ng problema sa pamilya, sa katrabaho, sa mga iba-ibang mga kasama dyan sa grupo. Hindi kami makapagsalita dahil baka mamaya magalit sa inyo since Bongbong Marcos kayo. Ako, number one dyan. Ayoko sana magsalita at masabi na Bongbong Marcos ako dahil marami rin akong kaibigan na dilawan. Which is okay lang. Tama lang yon dahil yan ang paniniwala nila. So walang siraan. Ang politika, hindi kailangan pinag-aawayan. Ang number one, positive thinking. Agree ba tayo dyan? Lahat tayo kailangan magsabi ng katotohanan but not in a negative way. May mga messages tayong pwedeng sabihin sa mga tao but make sure walang masasaktan. Huwag niyong pababayaan ang friendship niyo dahil sa politika. Amen. Okay? So, having said that, kung hindi niyo ako kilala, ako si Rob Cordero. Hello! Ay, at hindi ako tumatakbo sa politika. Ang gusto ko lang, sabihin ko sa inyo na gusto ko lang talaga masabi na huwag kayong mahihiya na sinusuporta nyo si Bongbong Marcos. Pasalamat tayo kay Hannah, kay Charlene. Thank you guys. Lahat ng tumutulong, lahat na nagsusuporta, kailangan, gosh, you guys are awesome. Okay? You guys are awesome. Good job. Alright? Thank you guys. Kung titingnan mo yung ano, yung parada ng mga tao nationwide, talagang ano, parang nung panahon ni Digong bago siya ma-elect, makikita mo yung masa na umaati ng kanyang mga meeting nationwide, napakalaki. Mukhang nakikita ko na naman ngayong taon na to, yung Digong population na nagka-campaign sa kanya. Nakikita ko ngayon, lumalakas. Kaya nga sabi ko, oo, balik na naman ang mga senyales ni Digong ngayon this time. The son of the former President Marcos. So, ano ang masasabi mo? Sakaling maupo si BBM as Pangulo ng Bansa, anong ini-expect mong pagbabago? Yung nasabi ko nga kanina, yung issue ng Marcos Gold, bago pa naging Pangulo si Marcos noong 1965, sangkat billionaire na siya with so much wealth. Kaya walang ill-gotten wealth, sapagkat billionaire na siya. Ano mangyayari pag naupo si Bongbong? Yung naghihintay lang tayo ng tamang tao na uupo sa taas upang ilabas itong sikreto ng sangkatutak na gold bars. And we need Bongbong Marcos. Siya lamang. Hindi nilalabas ngayon sapagkat pag inilabas ngayon, nanakawin ng sangkatutak ng mga politiko. At the right time, it will come. Para sa amin po, solid ang kanilang tambalan. At sana ho, supportahan po natin ang mga BBM and Sara tandem para ho sa pagbabago. I'm Elmer Edra from Ilocos Norte, from Solsona, Ilocos Norte. And we are relatives of Bongbong Marcos. Then, ang masasabi ko lang po sa BBM and Sara Duterte tandem, it's the best for us in order to improve our country, the Philippines. I want to get down there. Ano masasabi ko, speechless po ako dahil grabe po
Ito na yung inaasam-asam nating tambalan and then yung tuloy-tuloy na pagbabago ng Pilipinas. Ikaw naman, anong masasabi mo sa sinasabi ni Presidente laban kay BBM? Hi, I'm Christina from Vancouver. Ang masabi ko, wala yun. Basta gamin lang ng ating mga kandidato ang ginagawa nilang para sa pagbabago ng ating bansa. Tama. Ano naman ang ini-expect mong pagbabago sakaling maupo si BBM as Pangulo ng Bansa? Hi, I'm Rebecca from Vancouver. Ang ina-expect namin na pagbabago sa Pilipinas ay yung mga mabalik yung mga katulad ng mga project ng kanyang ama nung unang panahon. So let the Philippines enjoy the ano yung mga para sa mga Pilipino talaga. Maraming salamat sa time ninyo. Thank you din po. BBM solid. Ano po masasabi ninyo sa tambalang Sara Duterte BBM? Wala po akong masabi kundi po napakagandang tandem po ng dalawa. BBM and Sara is the best. Ito na may nanalo na. Simple, di ba bukong bibig po ni BBM, ipagpapatuloy niya kung ano yung napagsimula ng kanyang tatay. O na si Ferdinand Marcos. Bakit hindi natin siya bigyan pagkakataon upang matupad ng pangarap ng kanyang tatay? Di ba lagi niya sinasabi, last testament po ba yun? I think, yun nga yung sinabi niya. So kung bigyan natin siya pagkakataon, baka sakali uulad ang Pilipinas. Muling pagbabago, pagbango ng Pilipinas. Portahan niyo po, BBM and Sara! Hello, BBM and Sara, the best team in the world. Okay, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na naging tandem sila. Napakaganda na nangyari sa buong Pilipinas dahil matutulungan nila lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ano ang ini-expect mong mangyayari kung sakaling umupo si BBM as Pangulo ng Bansa? Okay, ito masasabi ko. Pareho sila ng dugo ni Duterte. Makukontinue ni BBM kung ano na simula ni Duterte. And maybe more. Dahil sa pag-iisip ni BBM, medyo maganda yung dating niya. Marami siyang ideas. So, una-una, nalinis ni Duterte yung mga river, yung mga beaches. Pinapaganda niya yung infrastructure. Iko-continue na lang yan dahil ang next step is magkaroon ng mga investor sa Pilipinas. At nabanggit na ni BBM yan. Para dumami ang mga employment sa Pilipinas at mabuhay tayo na maayos. Ano masasabi mo sa tambalang BBM Sara Duterte? 101%. The best from the north and the best from the south. Sure win. Sorry! Ayaw pala! Sorry! Ano pong masasabi ninyo sa tambalang BBM Sara Duterte? Good. Number one sa ating lahat dahil kasi ito makakatulong sa ating pag-unlad. May vision at may pagkakaisa ang kailangan natin para ang buong bansa ay umunlad. Ano po ang masasabi niyo sa mga sinasabi ni Presidente na laban kay BBM sa ngayon? Nako, mukhang sobra yata yung panlalait nila sa kandidato natin. Hindi dapat ganun. Kailangan ipaglaban natin dahil yun na lang ang pagkakataon natin para matulungan natin ang mga kababayan natin. Burnaby! Yay! Delta! Yay! Longley! Ano pong pagbabago ang ini-expect ninyo kung sakaling manalo si BBM na maging Pangulo ng Pilipinas? Marami. Gusto kong bumaba yung ating kuryente. Yung ating mga farmer, kailangan suportara niya. Yung gasolina. Oh my God, kailangan maipatuloy niya yung ginawa ng kanyang tatay. Noon, yung blueprint, kailangan ipatuloy niya. So yun lang aming masasabi ngayon. For Filipino and other products from Asia, as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive
and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver. Dark Modi! Yay! Cookit lang! Yay! So ano pong masasabi ninyo? Anong ini-expect ninyong pagbabago? Kung sakaling manalo si BBM at maging Pangulo ng Pilipinas? Siyempre, ang expecting natin, dapat ituloy niya yung ginawa pa ng ama niya noon. Lalong-lalo yung pagtulong sa mga mahihirap, lalo sa mga magsasaka kahit naiwanan na for how many years. So, dapat yung mga ano ni BBM, ipagpatuloy niya yung ano ng ama niya noon. Good afternoon. Ako po si Leo Echano Onyati from Region 8, San Juanico Bridge. One of the best project of former President Ferdinand Idralin Marcos. Okay. Ano po ang masasabi ninyo sa sinasabi ngayon ni Presidente against BBM? Oh, pampalakas yan kay BBM. That is a promotion yan lalo. Hindi para magsimpati ang tao. Ang ganda nga ng ugali ng BBM dahil kahit anong paninira, hindi siya nagsasalita, hindi niya pinapatulan. Dahil alam niya na malakas siya sa taong bayan. Ang kanyang hangarin lang naman talaga ay isa lang eh, unity, magkaroon ng isang partido lang ang buong Pilipinas. Hindi yung watak-watak na may dilawan kung ano na dyan. Dapat isa lang yun ang kanyang hangarin. Salamat po! Ako po si Mario Anastasio. Ano po ang masasabi ninyo sa tambalang BBM Sara? Napakaganda ho ang tambalan ng BBB Sara. Malakas po, wala po akong masasabi. Ngunit, ang pagbabago po ay wala ho sa atin leader. Ang unang magbabago ho, tayo mismo. Sumunod ho tayo sa batas, sumunod ho tayo sa alituntunin ng Pilipinas para may tunay ho na pagbabago. Ako po si Virginia Espadero. From Cukitlam at kami po ay kasama sa Marcos Entourage noong 1986 nung pinaalis si Presidente doon at ang aking asawa si Mervin Espadero ang siya ang special aide ni Bongbong. Okay, so ang tanong ko sa iyo is anong ini-expect mong magagawa ni BBM kung sakaling manalo siya na Pangulo ng Bansa? Magkaroon po ng matatag, mapayapa at magandang buhay ang mga Pilipino sa atin. Siya ay kahit na anong klaseng binabato sa kanya ay ano ho siya, he has a sense of nationhood at saka ano po siya, talagang gusto po niyang magkaroon, maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Yan po ang inaasahan namin sa kanya at ang masasabi ko lang po ay isa siyang magaling na Presidente, mabait, magaling at yun ang pangarap niya sa ating bansa at saka sense of unity and nationhood na iisa. Political unity po ang gusto niyang mangyari sa atin, hindi yung watak-watak tayo na pagkatapos po na mawala yung isa papapayaan na lang yung magandang proyekto ng Pilipinas. Hindi po. Ang gusto po niya ay tuloy-tuloy na magkaroon ng kaunlaran ng Pilipinas. Yan po ang talagang gusto namin na mangyayari. Para thank you. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Dr. Roymar Cablayan. We're from Burnaby. But here in Vancouver, I'm a nurse supervisor in one of the hospital here in the Vancouver area. Ano masasabi niyo sa tambalang BBM Sara Duterte? Tambalang BBM Sara Duterte, bagong muka. Marcos at saka Duterte. I think they're gonna win for this election. Basta magsama-sama po tayo, makikita po natin ang lakas ng mga taga Ilocanja at saka dito sa parte ng Southern. Sana po magtulong-tulong tayo at iparamdam natin ang lakas natin dito sa Canada, lalo na dito sa Vancouver, na tayo ay maka-BBM at saka maka-Sara. Mabuhay po tayo lahat. Salamat. Eliseo Taparan,
retired journalist from Manila. I'm a former editor of numerous daily newspaper in Manila, Abante, Bandera. I was also a former reporter from People's Journal. And I'm a retired city information officer from Cavite. And also have been a media specialist for a number of politicians. Ano pong now, sasabihin ninyo? Ano pong ina-expect ninyong pagbabago mula sa mahalal siyang presidente? Well, ang una-una... Ano ang ina-expect ninyo kay BBM? Well, ang una muna, kailangan muna siya manalo para ako mag-expect. Kaya nga, now, siyang manalo. Now, we are here in order to support BBM and Sara to win in this election. But there are many hindrances. Kapalit ng disqualification na ipinal kay BBM, which I think is harassment, no basis at all. At naniniwala ako na ito ibabasura. Now, tungkol kay BBM, kay Marcos, ano ina-expect ko na kailangan tayo magkaisa muna. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, wala rin mangyayari. So I think Bongbong Marcos will be a unifying force in order that the Filipino people be act as one. Yan ang paniniwala ko. Pero sa mga ibang, I don't speak with other candidates. Ako ay dating laban kay Marcos nung araw because when Marcelo was declared, isa ako sa mga aktivista na lumaban kay Marcos. Yeah. At ako isa sa mga kabataan noon. I was 25 years old when Marcelo was declared. At alam ko ang nangyari nung Marcelo. At ako ay kasama sa mga estudyante nung araw na nag-underground. At nung matuklasan ko, nung ako sumama sa mga NPA nung araw, ay nakita ko na mali pala yung pinakikipaglaban ko. Sapagkat noon ang paniniwala ko ay tama ang sinamahan ko. Pero ngayon, naniniwala ko na mali pala. Kaya ako bilang matanda, I'm 75, I'm going to 76 years old na ako. Ngayon ko sinasabi na maling-mali ang nangyari nung EDSA. Nagkamali ako sa pagsama. At ngayon naniniwala ko na si Marcos ay kinakailangang may balik sa pamahalaan natin upang mabago ang ating bansa. Good afternoon, my name is Salve Dayo from RFTV Media Group. Roger Albay. Ano masasabi mo sa tambalang BBM Sara Duterte? May bagong silang, may bagong buhay. Salamat po sa pagdalo. And ano naman ang masasabi mo sa mga sinasabi ni Presidente laban kay BBM? I think mayroon na siyang amnesia, kaya kung ano na lang pinagsasabi niya. Dito lang tayo, BBM at Sara Duterte. Ano ina-expect mo pagbabago sakaling maupo si BBM as Pangulo ng Bansa? Alam ko pag si BBM ang maupo, uunlad ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Sara and Bongbong, I think that's the best tandem. I like them both. BBM is a very good person. Sara is also good. I think it's about time to have that tandem, Duterte, Sara, Bongbong, and Sara. Pero ano naman ang masasabi mo sa lumalaganap na balita na sinisiraan ni Presidente si BBM? You know what? Really, I'm not really affected to that. Kasi even BBM, he never say anything. So, you know, that's his opinion. So, sa ngayon, dapat pagtibayin natin, dapat ipapanalo natin si BBM at si Sara. Ano ina-expect mong pagbabago sakaling maupo si BBM as Pangulo ng Bansa? Ipagpatuloy po ni BBM yung inumpisahan ngayon ni Tatay Digong. So, tuloy-tuloy po yan. We're really hoping to continue the whatever happened now in the Philippines, just, you know, continue. Dapat sana maging maayos pa mahigit pang maging maayos ang Pilipinas.
Okay? Ipakita nyo sa tao na okay si Bongbong Marcos, but wala siraan. Huwag nyo sasabihin kung ano yung nangyari sa ibang partido. Make sure we always think of positive. Agree? Ano ba ang kailangan maisabi pa? Tungkol kay Duterte. Okay? Ngayon, hindi ko naman sasabihin na gosh, si Duterte ang actually ang nagpalit ng buong buhay. But ako dati, naniniwala sa EDSA. Naniniwala ako dati dun sa nangyari noong 1986. Pati ko na sabi ko, 2009, pati ko na nasabi ko, sarili ko, siguro okay si Pinoy maging presidente. But, dumating ang social media. Maganda nangyari. Nagising ang tao. Do you guys agree with that? Yes! Ngayon, eto na kay Marcos. Kailangan suportahan natin. Dahil ang laki ng yung pagkatao niya masisiraan eh. Ang daming babati ko sa kanya. Kaya pagdasal natin siya, suportahan natin, ikalat natin ang mga magagandang salita niya. Okay? Actually, that's all I'm gonna say. Thank you guys. Oh. Okay, sige dito. For Filipino and other products from Asia, as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver.